na pag-usapan natin ang patungkol sa pagbibigay ng respeto nitong Silasari at Grigori kay Demon Lord Rimuru, kung saan ay gusto na nitong dalawang to na maging under niya dahil inikwento daw sa kanila nitong si Gadra Sensei kung gaano kalakas itong si Lord Rimuru. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. So sinabi nga nitong si Gadra na maging siya daw ay hindi kayang tumapat kay Ranga Dono, kaya kawawa daw itong si Grigori. Sabi naman ni Yom, oo nga daw, siguradong mahihirapan daw ito sa mangyayari nilang laban. Sa tingin daw ni Yom, hindi siya aabot sa ganun kalakas na level, kaya nagreply itong si Rizan sa kanya na huwag daw mag-alala itong si King Yom dahil hindi naman daw nito kailangan na maging malakas siya. Pero sabi ni Yom, gusto niyo pa rin daw talagang lumakas, pero alam niya daw ang sariling strength niya at napakahina daw nito. Pag nakilala daw nitong si Rizan itong si Boss Rimuru, marirealize daw nitong si Rizan dito na napaka-useless ng konting strength mo. Sabi naman ni Rizan, gagawin niya daw ang best niya para itong si King Yom hindi naman problema. Gagawin niya ang lahat para makapag-serve sa kanilang country. Tsaka gagawin niya rin daw na apprentice itong si Princess Mim. Siya daw ang magiging protector nito, nakagaya ng ipinangako niya kay Queen Muran. In case of emergency daw, itong si Princess Mim ang kanyang priority na maprotektahan. Na-relieved itong si Yom dito dahil napaka-loyal nga nitong si Rizan sa kanilang kingdom. Pero nababother dito ng konti itong si Rimuru dahil nagsasalita daw itong si Rizan na parang isang old man kahit na napakabata naman ng kanyang physical appearance. After ng ilan pang mga conversation nila, biglang bumalik dito itong si Ranga. Kagat-kagat niya pa rin itong si Grigori sa kanyang bunganga. Sabi ni Ranga, after daw ng konting playtime, bigla na lang itong hindi gumana. Nakakatawa dito itong si Ranga kasi tinuturing niya na parang gamit lang itong si Grigori. Isang gamit na bigla na lang nasira o kaya naman ay isang application na bigla na lang na hindi nag-function. Nung nakita ito nitong si Rimuru, nagulat siya dito. At syempre, pinagalitan niya itong si Ranga. Sabi ni Rimuru, hindi naman daw siya si Shion. Kaya bakit daw sobrang harsh niya ngayon? Nung inicheck nitong si Rimuru si Grigori, mukhang nawalan lang pala ito ng malay. Kaya sabi ni Rimuru, kasalanan daw nitong si Grigori ito. Binigyan daw siya ng chance nitong si Rimuru na makapag-revenge kay Ranga. Kaya inalaw niya na makapaglaban itong dalawang to. Pero ganito daw ang nangyari. Kaya hindi niya daw ito problema. Talagang tinatakasan nitong si Rimuru ang pag-admit na siya ang may kasalanan. Mabuti na lang daw at safe itong si Grigori. Sumakay din kay Rimuru itong si Ranga. Sabi naman ni Ranga, na-overwhelm daw siya sa may spirit nitong lalaki na ito. Kaya daw medyo kinalingan niya. Kaya tinake na lang ng mga nandito na matapang itong si Grigori dahil nagawa niyang tapatan uli itong kanyang phobia. Ngayon, tapos na ang lahat ng mga gawain nitong si Rimuru sa Firmenas. Na i-discuss na rin nitong si Rimuru ang pagtanggap niya kina Grigori at Sare, pati ang patungkol sa pag-relocate nila sa may Tempest. Lilipat na ngayon itong dalawang to at doon na nila gagawin ang kanilang mga training. Pero medyo naging concerned itong si Rimuru dito dahil naisip niya na dahil lilipat nga itong dalawang to, mababawasan ngayon ang forces ng Firmenas. Pero sa tingin niya rin naman daw, okay lang yon kasi nandito pa rin naman daw itong si Gadra, tsaka nandito rin itong si Rizan. Unless isang major invasion daw ang mangyari dito, makakasurvive naman itong kanilang kingdom. Tsaka if ever nga na kailanganin dito ng forces, pwede niya naman daw na i-teleport itong sila Grigori at Sare. Napaka-interesting daw ng power rotation nitong sila Rizan and the others. Kung ikukumpara lang daw natin ang amount of magicals nito, ganito daw ang pagkakasunod-sunod nila. Ang pinakamataas ang kay Sare. Ang ikalawa naman ay ang kay Rizan. Ang next naman ay ang kay Grigori. Then ang pinakahuli ay ang kay Grucius. Unfortunately, hindi daw qualified itong si Yom dito para may consider na isa ring fighter. Kaya hindi na siya inibilang nitong si Rimuru dito. Kasi kahit daw nabigyan pa ito ng hellish training nitong si Hakoro at kahit na meron pa itong high level ng mga equipment, at most ay nakaabot lang daw si Yom ng A rank. And hindi nila kaya na palakasin itong si Yom in just a short period of time.
kaya kailangan na lang nilang mag-rely sa iba pa nilang mga fighters. Inofera ni Rimuru itong si Grucius na itateleport niya daw ito papunta sa Mayurazenia. Kasi kahit nga nandito siya, eh member pa rin naman itong si Grucius ng Elite Beast King's Warriors. At dahil sa awakening ni Carrion, eh nakareceive nga ito ng panibagong power boost. Dahil daw doon, eh nasa level na rin ito ngayon nitong sila Grigori. Inoferan siya nito nitong si Rimuru, pero hindi daw ito tinanggap nitong si Grucius. Kasi napaka-problematic daw kapag umalis pa ngayon ang Knight Commander ng kanilang country. Kaya sabi nitong si Grucius kay Rimuru na dadalo na lang daw siya dito kapag meron na siyang opportunity. At ito daw eh after na ng lahat ng mga mangyayaring gera. Ngayon eh pag-usapan natin ang saglit yung mga panibagong subordinates nitong si Rimuru. At itong si Grigori ang unahin natin dito. Itong si Grigori daw ay isang malakas na lalaki na merong special ability na tinatawag na immobility. Prefer daw nito na lumaban gamit ang kanyang axe. Pero magaling din daw ito when it comes to hand combat. Kahit na ito daw e tinalo ni Ranga, e malakas pa rin daw talaga ito. Kasi kabilang daw ito sa mga tinatawag na Sage Class, which is comparable naman sa mga monsters na merong Demon Lord Seed. Ang existence value daw nito e around 400,000. And sa tingin daw ni Rimuru, e makakaabot din ito ng Saint Class. Ang kasunod naman na pag-uusapan natin e itong si Sare, dati siyang first knight ng Imperial Guards. Kaso lang e tinalo siya nitong si Hinata, kaya kinailangan niyang i-give up ang kanyang position. Then ini-challenge daw nitong si Sare itong si Diablo nung siya ay member pa ng The Three Master Rooks. Itong challenge daw na ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa nitong si Sare. Kaya katulad daw nitong si Grigori eh hindi rin ito sinuerte. Pero still ay malakas naman daw talaga ito. Ang existence value daw nitong si Sare sa ngayon ay more than a million. At kabilang si Sare sa mga saint level na humans. Kaya gusto daw makita nitong si Rimuru sa may labyrinth niya ito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.